Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang alamat at ang mga bahagi at elemento nito. Handa na ba kayong makinig? Una nating aalamin ay kung ano ang alamat at kung paano ito nagsimula. Ang alamat o legend sa English ay mula sa salitang Latin na legendos na ang ibig sabihin ay upang mabasa. Ito ay isang uri ng panitikan na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Kung minsan, nagsasalaysay ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at pook. Tumatalakay din ito sa mga katutubong kultura, kaugalian o kapaligiran. Ito ay kadalasang mga katang-isip na nagpasalin-salin buhat sa ating mga ninuno. Katulad ng maikling kwento at mga pabula, ang mga alamat ay kinapupulutan din ng aral na sumasalamin sa kultura ng isang bayang pinagmulan. Ngayon ay atin namang alamin kung ano ang mga elemento ng alamat. Mga elemento ng alamat. Ang una ay ang tauhan. Ito ang mga nagsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa. Pangalawa ay ang tagpuan. Inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente. Gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. Pangatlo ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Pang-apat ay ang tunggalian. Ito naman ang bahaging nagsasaad sa pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran sa pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa, o sa kalikasan. Panglima ay ang kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamta ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Pang-anim ay ang kakalasan. Ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Pangpito ay ang katapusan. Ito ang bahaging maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang mga bahagi ng alamat. Una ay ang simula. Sa simula ay nilalarawan ang mga tauhan sa kwento. Sino-sino ang mga gumaganap sa kwento at ano ang papel na kanilang ginagampanan. Maging ang tagpuan o lugar at panahon ng pinangyayarihan ng insidente ay inilalarawan din sa simula. Pangalawa ay ang gitna. Kabilang sa gitna ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan ng kwento. Ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan. Ang tunggalian ay nagsasaad ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng tauhan. Samantalang, ang kasuktulan ay ang bahaging nagsasaad kung nagtagumpay o hindi ang tauhan. At pangatlo ay ang wakas. Ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Sa kakalasan, ipinakikita ang unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento
mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Sa katapusan, ang bahaging naglalahad na magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo.